Hello sa inyong lahat. Ito na naman tayo. So, may re-repair tayo dito na Lenovo. Bali ang model nito. MT A5500-HV. A500 yata, hindi nakita eh. Yan, dinobo siya. So, hindi kita. Basta yan, tablet. Yan. So, repair natin. Nire-repair ko siya ngayon. Problem niya, walang power. Walang power. So, charge natin. Kung saan i-charge. Power natin. So, hindi pala naka-on. So, wala. Wala siyang power. Bukas na lang umala sa sambabit. Ay, buksan. Nandun pala yung sandals. Kung isa sa... Babe, may lagayan ka ba ng laptop dyan? Tornilyo siyang isa. Kaya pala hindi siya matangka. Nabagsak, basag na nga, nabagsak pa. Camera na iwan. Mukhang ano na to, luma. Cute, cute, cute. Luma na siya. Puro ano na, langgam. Maraming langgam.
Pinagawa na daw ito sa gito. Sira daw ay LCD. Sabi lang ng customer. Sabi ni ate ano eh. Pinagawa na daw sa gito. Nagre-record ka ba? Sipit natin, layo. Ilipag muna natin ang battery. Magulo yung video camera. Matagal lang hindi nabuksan. Model number B080EAN02.2. Yan yung model. Manufacturer by Lenovo. Ito ay itong LCD. Punta ng ano. Ito. Sa touchpad. So ito yung pumunta ng LCD. Charger. Charger and speaker. Vibrator. Supply natin. Remove natin to. Wala naman siyang thumbnail niyo. Anong thumbnail niyo?
tago pa. Spotita. Crowded na. Siyang, ano, wala siyang power kaya nahin ko ang kanya, so linisin ko muna siya. Kinin ko muna. Check natin sa mga boards kung pasok. Natin ang 3.8 yung kanyang charging eh. Tester ko yung sa ground, so kailangan ay naka DC. Pass it up. Dito sa may regulator area, so wala. Walang output nadi sa likod. Tsaka yung likod. So, wala. So, walang output. Ito giliran lang ano niya ito eh. So wala. Charging port. May itong palitan. Palitan natin ang so ano na kasi yung mga hinang lapag ko sa lalakyan para hindi masyadong mahirap. So remove natin siya, lagyan natin ng plugs.
Pasahan tayo yung hot air. Nakita natin. Yan, malituloy lang natin. So, nalubat. So, ginising ko lang yung kakabitan ng ano. USB. Ginising natin ng alcohol. Tapos, tuyuin natin. Then next, so yung positive nyan ay nandito dito sa pwede tinanggal natin eh. Yan. At ito yung bago, pinamalit natin, ito yung tinanggal natin isa. Yan. So ito yung tinanggal natin, sira na kasi yung ano, hindi connected. Mayroon tayong pamalit, gumamit ako ng sirang USB, so ito siya. So, ang gagawin ko dito, gamit ang microscope kasi ginagamit para kita. So, imamanual kong hinang lang siya para maayos. So, lagyan lang natin ang kaunting LED dito. Lagyan ng tawag dito. Lagyan natin ng plugs. Like that. Plugs. Yan, Amtec plugs. Lagyan natin, tapos padikitan natin ang kaunting hinang para mapit. Tapos, gagamitin natin manual. So, lagay lang natin sa temperature na 250 volts. Ha, 250 ang temperature degree. Para hindi siya masyadong matosta. So, hinang ko siya. Mamanwalin ko na lang siya. Pag isa-isa ko siyang hihinang. Lento lang. Pindikit yung so, gamit tayo ng braid remover kung sumobra ang hina. Manual hinang lang natin siya. Kapit na. So, check natin. Kung kumapit ang hinang. Okay. Kumapit. Okay, kumapit po siya. So, gamit kayo ng ganito. Itong ganito. Kung may mga sira kayong USB pagkakabit. Bali, ang positive side niyan is dito. Ito ang positive side, ito yung negative side. So, ito ay ground na lang naman ito. Okay na, sahihin ako na lang yung side.
Lagyan natin ng flux para maganda ang gadget. Side by side. Pagdikitin natin siya ng konti. Pagdikitin natin. Kailangan naman. Ayan, okay na. Kapit na natin hina. Pinisin naman natin yung flux. Tayo na the cotton buds. Pinisin. So, safe naman. Hindi naman siya nagdikit. Linis. Kapit lang tayo ng cotton buds. Another alcohol. Clean. Make sure hindi magdidikit para hindi siya tuloy natin na konti para hindi mag-short. So testing na natin. Ayan na, mali supply natin siya ng 5 volts. Ayan na, reassemble ko na siya. Ayan. So, subukan natin siyang i-charge. Kung gagana. 5 volts. So, yung ating repair. Na-repair ko na yun. Ito yung na-repair natin. Yung charging port. So, saksakan natin kung gagana. Oops. Oh, gumana. Ayan po. Gumagana na ating na-repair. So, meron na siya. Power. Sira lang ang kanyang ano, touchpad. Ah, kanyang ang tawag dito. Sinabi ko na dito. Hindi yan LCD. Okay LCD niya eh. Ano lang to? Ah, tina-touchpad. Ang tawag din eh? Screen? Hindi. Ito. Oh, itong ano, digitizer ang sira niya. Digitizer. Pero okay na. Try natin power on. So, power on natin. Sana mag-on. So, kaya lang din nag-on. So, ilapat nyo natin. Bye! Sige, bye-bye. Kailangan mag-on siya eh. Yan, kailangan tumakbo siya pag ino-on. Hindi ka mapindot. Yan, Lenovo. Lenovo. Iguhit lang siya dito. Iguha kasi yung nabasag. Charge lang siya. Drain yung battery. So, order na lang ako na LCD niya para mapalitan. Ayan, kumakaya naman siya ng ampere. Oo, kasi i-charge kung kakaig eh. Try natin check kung ilang percentage na. Ayan, 7% na. So, okay. Nare-revive natin ang ating battery. So, wait ko na lang siya mag-charge matapos.
check ko na siya kung nag-full charge na. So, volume natin. Ay, volume, power. Yeah. Ayan na siya, Lenovo. Sana mag-on na. Ayan, mag-on na po siya. Sira lang talaga, basag lang to. Ayan, Lenovo power Android. So, pag nagkaigi po, yan ang ating repair. Mali, ano siya. Wala siyang power before. Pinalitan natin siya ng USB port. So, ito yung pinalitan natin. So, si ano na siya, yung gitna niya, basag na. Gitna, hindi man yung kita sa camera, pero sira na siya. Tapos, yung mga connection kasi itong mga paa, hindi na siya connected. Kaya, wala siyang power. Pag charge, walang power. Bali, nalubat. Nalubat na rin yung ano eh. Baterya na imtihan. Buti gumana pa. Ayan. Hintay-hintay na lang mag-open. Ayan. Nag-open na siya. Guhit lang siya. Ayan. Ayan. Tanong ko na lang yung password. So, ayan. Bukas na siya. Siya. Tama lang talaga yung CD. Kailangan palitan. So, tayin ko na lang i-order siya. Tanongin ko muna mayari. Hanggang dito muna. Pause ko muna ang video. Ito na. So, nabigay ng mayari na yung password. Power on natin. So, password niya ay ito lang. Ayan. Okay na siya. So, yun ang sira niya. May guhit yung LCD. Ayan. Tatlo. Tapos, medyo mahina na yung backlight niya sa tagiliran. Patay na. So, okay naman siya. Gumagana pa naman. Working touchpad. So, okay siya. Gana. Yan. So, sabi ng customer, pag nabuhay daw, so, mahal, namahalan siya dun sa LCD kasi medyo mahal din talaga. Gasto siya ng 2.5. LCD with touch digitizer with tribor. Yan, tapos pinaltan pa rin siya ng USB port eh. Ito to. Gumagana naman ang sound. So, yun na. So, working naman. So, sabi ng customer, hindi na niya ipapagawa. Tsatsagaan niya muna. Ayan. Bali kukunin niya siya bukas sa charge ko na lang siya ng 500 libo sa USB port replacement nito. So, hanggang dito na lang ang ating repair. Bali, ang repair natin is no power, na charging, low bat, so charging port replacement. Yan yung naging problema niya. Kaya siya walang, ano, putol kasi yung mga paa niya dito. Mga paa niya. So, hanggang dito na lang aking video. Salamat sa inyong panonood. Sana kahit paano, nakatulong sa inyong video ito. Salamat. Bye-bye.